Live na. Masasabi ko lang eh. Great morning, So by working together, by communicating all the time, di ba, we'll grow stronger. You know, we'll grow stronger. We'll attract more people. We'll develop more leaders. It's all about growing and multiplying, di ba? Di ba? The same culture, the same heart. And marami tayo, remember, the harvest is plenty. Kung iniisip mo kung saan kukuha ng funds kahit tapos na ang lockdown. Kung sa palagay mo, na-explore mo na lahat ng pwedeng pagkakitaan sa gitna ng crisis, huwag mag-alala at may kasagutan na. Online negosyo para sa iyo. The company is Rads2Riches. It has over 20 years of management team experience. Ang CEO ng company ay si Rads. Very successful siya sa industriya. Ang life testimony from Rads2Riches ay naging inspirasyon sa karamihan. Na-feature ang life story niya sa 700 Club, Rated K, at ASAP. The mission is to help people to get out of debt, lack, and poverty by providing a more reliable system online to earn an income. Ang business pack ng Rads2Riches ay 1,200 pesos lang. Kasama sa package ay number 1, e-loading facility. Malaki ang market sa e-loading. Noong 2018, mas malaki pa ang number of prepaid SIM users kumpara sa population ng Pilipinas. Number 2, bills payment facility. Number 3, money transfer facility. Number 4, personal insurance for 1 year. And number 5, 4 ways to earn. How to earn in this business? Number 1, retail profit. Through selling of products or through service charge on e-loading and money transfer. Number 2, unilevel bonus. Rebates in e-loading and bills payment services up to the 5th level. Number 3, direct referral bonus. 100 pesos per referral and unlimited number of referrals. Number 4, pairing bonus. 200 pesos per pair and limit is 24 pairs per level per day. Good news! You can earn 800,000 pesos plus in 1 year. That's an average of 60,000 pesos plus monthly if you follow the program. Let us show you how to do this. Bound IO! May God help us!
Yon. All right. Good morning, guys. Good morning to everyone. Good morning sa lahat ng Rads2Riches family. Okay, so all over the world, thank you for viewing. Thank you sa staff ng Channel 31 Online. And of course, kay Direk Dave Cecilio. Direk Dave, good morning sa'yo. And again, thank you again for streaming us on Facebook. Ayan. So good morning din po sa ating esteemed guest today. Ayan, we're so excited to hear from him about how Rads2Riches has impacted his life. And I will hear from him later in a while. In the meantime, bati-bati muna tayo. Okay, so lahat ng nasa stream yard. Okay, so ladies first. Okay, Queen Gremlin. Good morning, everyone. Magandang-magandang araw ng Webes again dito sa ating Channel 31. Again, thank you, Direk Dave, at saka sa ating pong Channel 31 fans. So, ang viewers po natin is 1.2 million. So, magandang-magandang umaga po mula po dito sa bayan po ng Langgam, San Pedro, Laguna. Ayan. Morning po. Sir Roel. Good morning, LB. Coach Roel, habang bakante ka, bati ka na. Tumakas ako sa harap. So, magandang umaga po, Pilipinas. Welcome po, Pastor Romy, to the group. And, naanyahan po ng lahat ng ating mga Pilipino, mga kababayan dito sa Amerika at sa saan sulok pa ng mundo. So, sa lahat. Alright, thank you very much, Coach Roel. Pastor Keno. Okay, good morning to everyone from the City of Pines. We thank God that God indeed is in good every day. God is good all the time. Ano man ang sitwasyon sa buhay, ano man kalagayan, siya po ay karapat-dapat nating papurihan. At salamat for joining us, Pastor Romy. God bless you as you share to us ngayong araw na ito. Sa lahat ng mga viewers natin, thank you for joining us. God bless us all. Yeah. Pastor Wilson, bago tayo dumating ng guest speaker. Oh, Pastor Wilson, bati ka muna. Pastor Wilson? Are you there? Ayan, baka busy si Pastor Wilson. Ate Linda from Hong Kong. Good morning. Ate Linda. Good morning, Sir Rads. Hi, getting ready for shower, so ayaw ko makakita. Oh! Okay. Morning sa'yo, Ate Linda. Ayan, so mawagal ang signal niya ni Pastor Wilson. So anyway, we're excited to have a very special guest speaker for today. Si Pastor Romy Analupa. He is a senior pastor of Christ the Risen Savior Church. Okay, so he's also the general secretary as Association of Ministries Empowering Nations. Good morning, Pastor Romy. Good morning po, Pastor Rads. Brother Rads or Rads. Coach Rads. Napakatagal niyo na po pala sa business of helping people in your ministry, ano? How long have you been there? Since 1995. Oh, tagal na, no? Yeah. But I started 1984 doon po sa pioneering work ko ng sa Bankers Village noon under Assembly of God. Okay. Assembly of God, may mga kaibigan tayo dyan. So malamang marami pala tayong common friends kung sakasakali. Alright, Pastor, tell us something about yourself, your family, you know, your experience in ministry. How has it been? Meron akong isang asawa, si Sister Jean Analupa. Dalawa yung anak ko, both of them are married. Okay. Ang isa ay advertising, nasa advertising siya. At ang isa ay trainer. Ang isa ay isang company. Ito ay e-performance, ang kanyang company. At I am in the full-time ministry.
1984. Yeah. Yung pastor ng aking church na pinagpapastoran ngayon is it's a non-denominational church, independent church. We started in 1995 up to the present, okay. No? Kaya lang ngayon ay dahil dito sa ating sitwasyon ng pandemic ay nandoon kami ngayon sa mga live streaming. Pareho rin natin na ngayon ay ang communication natin is for this platform na natin ngayon. And we're so thankful din sa Lord dahil meron ganitong mga area na kung saan ay naipapabot natin yung ating ministeryo at maging ating mga pagtulong po sa ating mga kababayan, mga kapatiran. Actually, mas lumaho pa nga po ang ating ministeryo ngayon, ano? Kaya online eh. Oo. Oo, kaya kahit na yung mga formerly nandun sa church natin, nandun sila sa... Naabot natin. Kadula ako sa pulong. Well, hindi ako makasagot ng signal. Anyway, here to help me ask you some questions. So, inatasok po si Pastor Keno kasi magkakakan yung pastor. Same time with the same heart of a helping a lot of people. So, Pastor Keno, pang yung mga nasa isip na itanong kay Pastor Romeo kasi alam ko sa ministry, he's already very, very, very fruitful. No? So, baka meron kang mga additional inputs on what to ask kay Pastor Romeo. Well, you can call me Romy, no? You can call me Romy kasi yung mga close sa akin at mga friend ko, tinatawag akong Romeo. Romy, okay. Romy. No? Yung mother ko, pag nagagalit nun, tinatawag ako buong pangalan Romeo. Eh. So kapag ka Romeo ang tawag sa akin, parang kakiramdam ko galit sa akin. Eh. Pasensya na. Pastor Romy na lang. Romy. You can call me, sir. You can call me Romy. Pastor Romy. Mas kilala, mas... Pastor Romy. Ayan. Tsaka mas nakakabata. Ayan, may lambing. Yes. Pastor Romy. Oo, Romy. No? Ayan, yung wife nyo is napakaano niya, no? Kagabi, I saw her sa Zoom meeting. Very, very, ano, lagi nakasmile, di ba? So, nakakatuwa si, ano, Sister Jean. Ayan. Kanina ko lang napansin na wife nyo pala siya kasi ito sa picture lang ko. But, ano pala, wife pala ni Pastor Romy? Ano sa akin, regalo sa akin ni Lord yun. Okay. Oh, sige po. Anyway, kamusta naman po inyo? So what do you think about our anti-poverty program? About Rads2Riches, you've been here for a very short time. Pero because we heard you talk so well about the advocacy, you know, so we'd like to know what else is on your mind regarding sa advocacy natin and how you intend to share the good news of Rads2Riches moving forward. Kasi po, in relation to what's happening po sa ating paligid, di ba? Now, where families are financially challenged, they worry a lot at night about finances, di ba? So, how do you think that this can help? What do you think about it po? Well, nag-i-start pa lang tayo, pero nung nagkausap kami ni Pastor Wilson patungkol diyan, no, ay marami na rin naman akong nakita, marami na rin naman akong na-involve sa ganitong mga uri ng business. Nakikita ko na unang-una katulad nung sinasabi natin, affordable siya, no? Affordable siya na pwede siyang magamit kaagad, pwede siyang mapag-ipunan kaagad kung halimbawa gustong maging kabahagi sa ganitong uri ng business, no? Pagkatapos pa maging yung produkto katulad namin we pay bills sometime online, you know, nagbabayad kami ng bills sa ng Sun, nagbabayad kami ng Meralco, okay? Yeah. Dahil lalo na nung panahon ng lockdown na pareho kami ni Sister Jean na nandun na kami sa dual na ng aming citizenship, eh, no? Filipino citizen at saka senior citizen. Very, very limited yung aming
ang aming paglabas. Kaya yung area ng serbisyo ay madali na ma-i-share, lalo na sa mga kapwa natin na mga member, mga kaibigan na nandito na rin sa, sabihin natin, nagdadalawang isip pa rin na lumabas because of the risk ng ating COVID-19 ngayon. No? Mm. So sa akin ay I started sharing this with my siblings. Kasi madali siyang i-share eh. Okay? Mm. Kahit na yung mga niece and nephews na nasa abroad ay pinadadalan ko actually nung ating link. So whenever na tayo at mayroong mga gawain, especially doon sa ating 9 o'clock na pag-uusap ng mga ating business na presentation. Okay. Mm. Tama po. So sa tingin niyo, marami naman tayong matutulungan dito, di ba? Especially with your circle of influence. Ako, siyempre, if I'm pastoring a church and I have a lot of people under me, one of my main concerns talaga is their financial welfare. Paano sila mabubuhay in this time of struggle, di ba? Oo. Lalo na ngayon, may mga area na kung gusto nating mag-start or another income, no, for that matter, para to sustain sa atin ngayon ay madali yan na nating ma-share, no? Actually, senior nga sa akin ng aking wife kagabi kasi hindi ako naka-connect kagabi sa kadahilan na I'm preparing my lesson tonight sa aming Bible study, no? Senior nga niya na isa sa aming kaibigan ay magpipayin niya ngayon at nagtatanong nga siya kung paano ang dapat gawin, no? Actually si Joy last night, no, doon sa ating business meeting, no, hindi lang siya interesado kung hindi nagbigay siya ng kanyang positive na intention by asking how to join, no. Nakakatuwa naman, no? Kasi napakadali mag-create ng army against poverty. So our battle against poverty looks very, very promising. Actually kasi may involved ako, mayroon din akong involvement ngayon sa isang ganito rin network. Kaya lang medyo doon siya sa area na kung saan ang mga product ay mga supplements, no? At medyo may kataasan yung paying doon. So, kumbaga ay kung saan magiging makakatulong na doon sa journey natin sa buhay ng pandemic ay tawagin natin dahil may journey naman. I heard this from my coach din na sabi ang ganyan, in this time, situation natin, we need also a spare tire sa ating paglalakbay. Then kapag tayo ay naglalakbay ng medyo mahaba, we cannot afford to travel with all the four tires lamang. We need to have a spare tires para kung dumating yung mga pangailangan, meron tayong magagamit. Okay? I believe ito ay mga area ng provision ng Panginoon if we will just have an open mind, no? Open mind na sa pag-join dito. Actually I nung na-approach ako ni Pastor Wilson ay naging positive naman ang tanong ko ng pananaw ko rito. At dito na-meet ko si Pastor Keno ulit, ano, kasi I believe mga ilang years na nang mag-meet kami sa Baguio pa, tapos may mga series of camps na kami ginagawan na ginagawa together with our common friend na doon sa Baguio, no, sa Trinidad, yung kanila place doon. Kaya yun, na nung makita ko siya, happy rin ako kasi kasama ko siya, although alam ko na siya, nasusubaybayan ko na talagang other than this ay meron siyang mga ministry with the pastors, no. Hindi nga lang ako nagkaroon ng
nagkataon na siya makarating dito sa Oilicec dahil mayroon din mga pastor. Sabi ko si Keno, si ng ministry niya, not only helping but also the ministers naging kalmante rin, naging rin yung aking loob because you go also with the track record of the people who is involved in this company, no? Especially na makita ko si Keno na alam ko na Pastor Keno na hindi lamang helping the poor kung hindi also the ministers of God doon sa area na kung saan ay mabinipisyuhan. Ginagawa niya naman to hindi lang naman nung pandemic, kahit nung mga previous before the pandemic ay ito yung kanyang advocacy. Salamat na I will be able to be with him dito sa anti-poverty program na ito na alam natin ito yung mitiin ng ating mga puso, hindi lamang bilang mga pastor na mga ngaral ng salita ng Diyos, not only preparing people for spiritually in their life but also magkaroon din ng provision while living, habang tayo namumuhay sa daigdig na ito ay kinakailangan din natin ng mga provision to sustain us sa not only in our life but also in our ministry. Thank you, Kuya Romy. Again, we welcome you dito sa family ng R2R. It's indeed a blessing na makita kayo rito ng wife po ninyo, si Ate Jean. At ano po yung pinaka-trigger when Pastor Wilson approached you about the business? Knowing na meron ka ng networking company na ikaw ay nandoon din, ano itong trigger na ito, maliban dun sa affordable siya, ano pa yung trigger na nabanggit ni Pastor Wilson sa'yo para nag-decide kayo mag-asawa to join? Actually, magkasama kami sa ministry ng AMEN, no? Association of Ministries Empowering Nations. At siya yung isa sa execom namin. At very seldom naman siyang lumapit sa akin pa regards sa mga business, no? Pero nagkakatuwang din kami doon sa mga medical mission at saka yung medical mission together with yung mga binibigay din ng mga food staff with mga barangays, no? At si Pastor Wilson ay I think it's a cross, no? Merong nung doon sa foundation na ito ng ACROSS that provides medical and mga tulong doon sa mga sabihin natin ay indigent, no? Kaya tapos alam mo naniniwala pa rin ako doon sa area ng pagkakaibigan, no? Na nag-senior niya sa akin. At dahil nandoon siya at na-involve siya roon, nandoon na rin yung pagkilala doon sa integridad din ng tao, no? Kaya ito yung na tapos ay nung i-present niya yung program na hindi siya mahal, no? At sabihin natin, wala naman siyang ipinangako sa akin, eh. Hindi naman niya ako pinangako ang yayaman, hindi naman niya ako pinangakoan ng kung ano-ano. Basta tang sabi niya ay ito isang area na makakatulong sa mga tao na kung naghahangad na magkaroon ng mga additional ay makatutulong. Eh, hindi naman siya nagsabi na ako'y kumikita ng malaki rito, hindi niya ako pinakitaan ng mga sabihin natin na patungkol sa kanya, hindi. Kung hindi yung ang sabihin niya, ito'y makatutulong na sa... At nangita ko naman dahil sabihin natin, sa panahon naman ngayon, hindi naman yung kagad magpagyaman, eh. Kung hindi yung kahit papano ay unti-unti matutugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan at mga tao na kilala natin na
nangangailangan, no? At siguro, isa pa rin, bukas din ang isip ko at bukas ang puso ko sa kanya. Kaya, at nagkakasama kami, si kahit yung kanyang wife, si Rachel, ay kaibigan din ng wife ko, dahil siguro pareho sila na nasa education field, no? Na nagtuturo, siguro yan yung mga nag-ano sa amin, nag-tie up, no? Tapos yung produkto madali rin naman. Sabi ko nga sa inyo na nagbabayad din naman ng bills, so kung ito ay magagamit at the same time ay kung mayroong rebate makakatulong din, kahit sabihin natin may mga unti-unting rebate to. Halimbawa, kung ako'y magbabayad sa through other ng mga pamamaraan, wala akong rebate na makukuha ron. Pero kung ako'y gagamitin ko itong produkto natin at kung mayroong rebate, kahit papano, kaan sabihin natin, mayroong bumabalik, sabihin na kapag inipon mo, makatutulong din. Hindi naman naghahangad ng kundi yung makatulong. Amen. Salamat po Kuya Romy. Tunay nga na ito po yung business na build and trust. Lalo na po tayong mga nag-iimbita doon sa mga tao. Kasi tapos pagka ang mga tao na inimbita natin, nakita nila, we don't want to take their money, we wanted to give them help, di ba? O kasi kung tayo, nakasanayan ng tao na tayo ay, lagay mo baga, every now and then makita natin sila may involved na money, tapos tayo ang kumukuha, tapos sila hindi nakakabawi, ay mahirapan talaga tayo mag-imbita. Okay? At mahirapan tayo let them in dito sa ating sitwasyon. Okay, salamat talaga Kuya Romy, at nawa ay I pray na dumami po ang mga tao pang matulungan mo, ma-involve dito, kasi kagaya ng nababanggit ko po lagi, itong negosyo na hindi mo ikakahiya, kahit sino pwede mo opera nito. Pangalawa, hindi ka matatakot mag-offer nito, kasi dumating man ang punto na hindi nila mabawi yung pera nila, pwede mo i-refund. Kasi ang liit lang, 1,200 lang. Okay? Give yourself another 2 months, 3 months, 1,000. Ang pinakamatagal na siguro, 3 buwan bago mo mabawi yung 1,200. Pinakamatagal na yon. Pero sabi nga nung iba, 5 hours lang, bawi na nila. Kung gusto mo talaga. Okay? So, hindi mo talaga ikakaya ito i-present, hindi mo ikakaya i-imbita. Ano man ang status niya sa buhay, I believe majority of the people right now needed help. Okay? Ano man yung pwede nila makuha extra, gagawa nila ng paraan sa legal na pamamaraan. And we thank God na mayroong ganitong negosyo at na-involve kayo rito. Kaya ako, masaya po ako nung nakita ko kayo, I think that was the other night, na kayo pong mag-asawa. Sabi ko nga, wow, dumadami ang ating mga kamanggagawa rito. Dahil actually, kung nangangailangan po ng tulong ang mga mahihirap, ang ating mga kamanggagawa, nangangailangan din ng tulong . Okay? All over the country, they needed help. Nung nag-umpisa po tayo ng ating ministry na Bless the Pastor, may kaibigan po ako na involved na actually na rin dito, na sabi niya, Pastor, hindi ba pwedeng para lang sa mga mahihirap na pastor yan? Kasi yung sa akin kasi, simple lang . Pag sinabi mo Bless the Pastor, regardless of their status in life, okay, regardless of their financial condition, economic condition, basta pastor sila, kasama sila. Okay? Sabi sa akin, hindi ba pwede para lang talaga doon sa mga indigent? Sabi ko, may pastor bang aamin na indigent siya? May pastor ba na aamin na siya mahirap? Hindi ba ano yon doon sa tumawag sa kanya? Di ba? Walang pastor na aamin na siya mahirap, na siya indigent. Okay, mare may pangangailangan siya, pero hindi niya aaminin yon. Kaya sabi ko, let's do this para sa lahat. Mali mo, pagka may mga pastor doon na pinagpala ng Panginoon, na makita nila, ito pala pwede kong gawin din na ministeryo doon sa amin, na pwede ko rin i-bless sa mga pastor. So yung ating negosyong ito, ako naniniwala, napakalaking factor ito one day to bless our community of pastors all over the country. Luzon, Visayas, and Mindanao, let's continually invite them. Okay? Lalo na itong pandemic na ito na apektado talaga ang church, apektado ang ministry financially, kasi
lalo na walang meeting up, 'di ba? Walang physical. Oh, pagka hindi natin naturuan ang ating mga miyembro na in spite of the pandemic, they still give, laki ng problema lalo na kay if you're renting a church, a building. Oh, marami na tayong mga kasimbahanan right now na nagre-rent lang, na nagsara na. They give it up kasi hindi na kaya i-operate eh. Okay, so let us find those pastors, okay, more pastors to ano, basta pastor tulungan, para kasi tanggapin man natin katotohanan o hindi, in general, pagka pastor ka, tingin siya ng mga miyembro, marami kang pera. Okay? Meron ka. Kaya every now and then they have needs, they come to you for help. Na ikaw din mismo nangangailan ng tulong. So in this way, makakatulong pa po ang ating mga kapanggagawa sa kanilang mga miyembro, sa kanilang nasasakupan. And let's continue to invite them. O kung kakailanganin natin sila sponsoran, let's sponsor them, let's help them out. Dahil kailangan po nila ito. At ito po, kagaya sa akin, I'm really grateful to the Lord. Dahil ito pong business na to, I don't see it as a business. I really see it as a ministry. It's beyond the business, beyond the income. It's really ministering. It's reaching out, helping out people. So let's help together. Let's join to hands together para itong Rads to Riches ay ma-bless natin. Kuya Romy, once again, thank you. At nawa ay sa kabila ng iyong senior citizenship, ay anyway, ito pong ating negosyo, pwede natin gawin sa bahay. Kasama natin ang pamilya natin. That's what I enjoy, this business. Okay, I don't have to go out my home. Within my home, my family is with me. I enjoy them while I'm talking to you. Nakikita ko yung wife ko, ang aking mga anak, nasa taas lang. Secure kami. At nakakatulong pa rin tayo. Hindi po ba? Sir Rads? Yeah, thank you. So anyway, marami ko talagang, there's so much to say about how Rads to Riches po is really in, walking step by step, in step with the word. Eh, no? So ibig sabihin, ang dami ko nakikitang correlations pa. Diba? Let's say, for example, in spreading the word of God, this will make it faster than meeting face to face. Second, by following Jesus' model of blessing people first before earning the right to preach to them, this is actually another, diba, correlation. So ang dami ko nakikita ng mga correlation in as far as sharing the gospel of salvation of Christ is concerned. Napakarami niyang benepisyo as far as reaching the loss is concerned. By addressing the physical needs, the financial needs, it's a win-win situation for everybody. Diba? The only sacrifice entailed to them, o sa atin lahat, is to just really take the time to share to one, two, or three physical persons per day. Diba? Sila naman, ang sacrifice on their part is to have an open mind, gaya po ng sinabi ninyo. Diba? And be willing to learn something new. Kasi kasabihan nga, new normal, diba? Malapit na mag-New Year. Kung wala kang gagawin nyo ngayon, yung New Year mo, pareho lang yun next year, hindi new yun. Malamang nun, hindi pa happy. So, you want to make sure that people have, a very prosperous New Year, a new Christmas. We need to teach people how to adapt, di ba? Kahit sa edukasyon nga ngayon, di ba? Online na lahat. Lahat sila nag-a-adjust pa rin hanggang ngayon, di ba? And only 1/4 of the private sector in the Philippines has enrolled their children. Out of 4 million, only 1 million enrolled. So you can see the discrepancy, and I'm sure the main reason for that, aside from the COVID-19, may online naman, but hindi mo in-enroll. It's because of the finances. Diba? So through Rads to Riches, we can really actually help them. And you can actually help them gain life skills. Kagabi may napanood akong video about one of the greatest salesman that you could ever have in your company. And sabi nga niya, 6 months in a sales company can teach you 4 years equivalent in college. So, I mean, the life skills that you will get in a sales industry is equivalent to 4 years of college. Kasi it's life experience eh. Diba? I always tell my kids that eh. Sabi ko, lalo sa mga lalaki, alam mo, one of the main skill set that you need to learn as you move forward in life is the ability to make a lot of money. When you learn that skill while you're young, almost all of your problems have been solved. Diba? Kasi siyempre, lalaki ka eh, provider. So, and again, Pastor, meron pa tayong gagawin yung Pastor Keno. Kasi
kahit mo wala pa po itong ano, itong Rads2Riches, iba pa nga ang pangalan ng company, wala pa ang pangalan yung company dati, pinag-uusapan na namin yung ministry na gusto namin simulan, which is, you know, restoring the father to the family ministry. Simply because I know na pag may ang kaaway natin eh, merong gustong sirain sa pamilya o sirain na pamilya, ang unang target niyan yung tatay talaga. Diba? So, yes, we want to do that in the near future. And of course, ako, naniniwala ako na bakit the sudden influx of pastors, diba, in our company. Kasi the harvest is plenty, but if the workers are few, our net will break. We need to have a lot of workers in our company if that is to be accomplished, diba? Kaya natutuwa po ako kasi people of your caliber who's been in the industry for at least 2 decades, 3 decades, diba, are here. And I'm sure there's a reason why God brought you here, diba? Kasi nga po, we all share the same vision, we all share the same heart, diba, to advance the kingdom of God here on earth. Ayan, so maraming salamat again for participating. As far as the ministry side is concerned, makakaasa po kayo, marami po tayong gagawin dito. Diba? Kung akala nyo dati, na may miss yung dati, na maraming activities sa ministry, mas marami po tayong gagawin dito. Kasi mas mabilis po tayong lumaki dito. Kagabi, nagkukwento si Pastor eh. O ngayon, 2,000 tayo. O by December, o by faith, kung wala kayong tingi-tingisa, 4,000 na tayo. Diba? So, I mean, the harvest is plentiful. Dadami pa ho yan. Diba? Ang maganda dito, our church members, quote-unquote, we're helping them financially as well. Diba? So, nasosolve natin ang problema nila. Okay, gawin naman tayo kay ano, kay Pastor Wilson. Kasi kanina busy siya eh. Ngayon medyo relaxed sa kotse niya eh. Pastor Wilson, kumusta ka naman? Good morning po. Nasa Marikina po kasi ako ngayon. Tumutulong tayo dun sa relief operation ng partner church natin. Okay. May relief operations. Ang nakakatuwa po dito kasi, yung 4 na dalaga ko dun sa sinasabi ko sa inyong community, yung Swatters area, yes. Isang madaling araw, tinawagan nila ako. Madaling araw, basically, madaling araw talaga, alas 2 ng madaling araw. Kasi hindi sila makakatulog. Sabi na, Dad, gusto namin tumulong dun sa mga nasa lanta ng bagyo. Thinking na sila galing sa squatters area, sabi sa loob-loob ko, anong tulong bibigay nito mga batang to? Di ako naman kasi nakita ko yung puso nila. Kaya sabi ko, talagang sige, kung ano gusto niyong gawin, sige, susuportahan ko kayo. So, 4 sila na, actually marami to, pero 4 lang ang pwede ko kasi isama. Nag-join force talaga sila, nang hingi sila ng tulong sa mga kakilala nila, sa school nila, until meron silang na-target na isang na-jackpotan, na isang dating nagtitinda ng ukay-ukay na nagsara, okay, na lahat ng paninda ibinigay sa kanila. Kaya itong isang H100 na sasakyan na dala namin, punong-puno ng ano, ng relief goods, mga damit, at saka yung mga face mask, face shield. Lahat yun, effort lang nitong mga batang to. Ang nakakatuwa kasi yung puso ng pagbibigay na acquire na nila. Ito yung pinapakita natin sa kanila. Ito ngayon yung kanilang nararamdaman din ngayon. So, andito ako ngayon. Maingay lang sa labas, saka mahina yung signal ng internet ng church. Kaya lumabas ako para mag-data na lang. Mas malakas yung data kaysa dun sa wifi nila. Congratulations po, Pastor Romy. Nakakatuwa po yung ano na yan, yung ginagawa ni Pastor Wilson. I remember when we started Bless the Pastor, we started with ukay-ukay dito sa Baguio. Lahat ng ukay-ukay dito sa Baguio, napasok ko na. Namimili ako ng mga long sleeves, tapos nilalabhan namin, pinaplancha namin, nilalagay namin sa plastic, bago namin ilagay, lagyan pa namin ng pabango para ready to give. Alam mo, sa biyaya ng Panginoon, may mga kapatiran tayo rito. 8 years ago, sila yung naglalaba, sila yung lahat. Tapos, tulong-tulong kami. Okay? Mahirap kaya bumili sa, ano, sa ukay-ukay. Kasi may mga panahon yan ay maalikabok yan, mabaho yan, may amoy yan. Tapos, yung isang buong floor na ganyan, puno ng ano yan, puno ng ukay-ukay. So you have to push, tapos isa-isahin kung ano yan. Isa-isahin ko tang ano sa hanger. Okay? Titingnan ko muna yan, may butas ba, may mancha ba? Ang mancha ba pwede pang tanggalin.
Ha, grabe, grabe. Ang ganda po niyang ano na yan. At tapos, pagka may mga butas, kasi nung later part, may nakilala po akong nagtitinda, bultuhan ang benta sa akin. Mas yeah. nakakatipid po ako. Ang problema naman sa bultuhan, hindi ka makapamili. So kung ano lang, kung basta sabi ko, basta long sleeve lahat, short sleeve, long sleeve, pwedeng ganyan. So pagbukas po yan, iwalay mo yung ano, iwalay mo yung mga ano. Tapos, wala naman po nasasayang kasi yung may mga butas-butas naman at mga mantsa, lalaban pa rin namin. Ilalagay pa rin namin sa plastic pero hindi namin ibibigay sa mga pastor. Ibibigay namin sa mga farmers. Panggapas naman nila, pambukid nila. Kaya gamit na gamit yan, oo. Hanggang US, naggabol ako ng mga sa thrift store doon, mga sapatos naman, ng mga leather shoes, papadala ko dito, balikbayan box. That's how we started. Pero as we go along sa ministry, when we went sa Makati na 4 years ago, ang nangyari, hindi na po ukay-ukay yung aming pinamimigay. May naging contact naman po kami na nananahin ng barong. Okay? Barong naman at saka mga pantalon ang aming pinamimigay. Brand new na para dun sa mga pastor. So I raise funds for that. And to God be the glory, pastors are helping me also to bless other pastors. And for the past 8 years, we're able to reach out 25 provinces. At meron pa kaming, 56 provinces to go. Kasi we have 81 provinces. So I believe ito pong ating ginagawa, itong R2R is one venue ng Panginoon, one channel of God to bless more kamanggagawa po natin. So tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtulong. Without expecting any return, just help. Okay? Kasi si Lord, kung nagbibigay sa atin ng Lord, wala naman sa in-expect na ibabalik natin sa Kanya. Kasi galing naman sa Kanya lahat yan. Ang nais niya lang, i-channel po natin. Idaloy natin. Sabi ko nga doon sa isang kaibigan ko kanina, I'm not praying for overflowing blessings. Dahil sa overflowing blessings, maraming natatapon, maraming nasasayang. So ang aking prayer sa Lord, Lord, okay na ako doon sa free-flowing blessing para tuloy-tuloy yung daloy. Nadadirect ko kung saan pupunta. Walang nasasayang, lahat nakikinabang. So, once again, Pastor Wilson, keep it up. Pastor Romy, keep it up. Lahat po tayo rito. Tuloy-tuloy lang po natin ito pong ating ginagawa. Dahil kagaya ng pambungad po ni Sir Rad sa kanilang video po when this started, don't despise small beginnings. Lalaki po ito. Lalo na po, lagi po natin itinataas ang pangalan ng Panginoon. Lalo na po siya, lagi nating inuuna rito. At whenever we share this business to people, we share the spirit of love and giving sa kanila. Makita nila sa atin na ito, okay to. At tutulungan ako nito na magkaroon. Hindi ako ito kukuhanan. Okay? Yun po yung ano. Kasi nandun na sa atin. Na, bago pa tayo sa Rads2Riches, nandyan na yung puso. Ginagawa na natin. Okay, dinagdagan lang ng Panginoon ng kanyang provision sa area na to. So once again, welcome kayo sa Rads2Riches. Yeah. Anyway, balik po tayo sa masa, di ba? Kasi they are really our target, the people group that we want to help, di ba? Yung masa. And I was looking at our website na ano ba talaga yung ginagawa ng Rads2Riches na sabi dito, build a world where all are happy, strong and valued, di ba? So sa happy, wala na tayong problema eh. Kasi umatend ka lang ng Zoom meeting natin ng alas 9, lalo pag ado si Pastor Keno, eh posible hindi ka maging happy. Diba? So, talaga, Ma'am LB? Pakulit eh, di ba? So, masaya. Yes, naman. Kagabi, ang dami kong nagstay pa after ng Zoom meeting ng 9 p.m. Tagal pa namin nagkwento, nagtawa na kami. So, sabi, we don't have any problem with the happy eh. Pero again, I just want to remind lahat ng Rads2Riches members that the goal is to really help people in the poverty level be strong and make them feel valued. Diba? Kasi when we empower them na makawala sa kahirapan, I mean, and then you show them that you really value each and every one of them. Diba? So you say, I mean, mas madali natin maikakalat po ang ating advocacy, mas marami tayong makikreate na soldiers against poverty. And they are, sila po yung laman ng aking isipan araw-araw. Eh. Diba? Aside from the members, the Rads2Riches members, thinking about what next, what product is next to come out, ano ba yung makakatulong sa existing family members. Yung mga yan, hindi ko na kinukwento yan kasi, alam mo, so that's
hindi na kailangan malaman muna ng mga members ko kasi lalo ngayon. Magaling mag-fishing itong mga ito eh. Pasabihin ko lang na na-excite ako sa bagay. Magaling mag-fish ang information niya, lalo yung si LB o tsaka si ano. Ayun, alas ang alas 9. So allow me to do Magulit that. Kami. Yeah. Basta ho tayo, ang concern natin, sabi ko, pag merong araw na tinatamad ka kumusap ng tao, lumabas ka ng bahay mo, may makikita ka mahirap. Pag may nakita ka mahirap, may ignite na naman yung puso mo to talk about Rads2Riches to people. Eh kayo naman, Pastor Keno, Pastor Wilson, Pastor Romy, di ba? Wala kayong problema sa makakita ng mga tao na ang kailangan eh, kasi you're surrounded with them. Di ba? Eh kaya yan, no? Sabi ni Pastor Wilson, ilang kotse kayo, Pastor Wilson? Sanda ang kotse kayo? Di ba? Ang dami kaya nun. Yeah, so nangyari lang sa isang network marketing company yan, na 300 buses na umaten sa, I think it was Enchanted Kingdom, Splash Island, 300 buses ng members ng company nagpunta lahat doon. So, yun ang pinakalas na nakita ko na malaki na gabi. Sorry po, hindi ko masyadong narinig. Ilang? 300 buses. Tatlong taong. Kinasara yung Ross Boulevard. Ang malaka park yung mga bus. Yeah, so, well, ano mo na, when you're creating something big that has momentum like Rads2Riches, we expect the unexpected, we prepare, di ba? We prepare. Ako, naniniwala ako po, dadamit sa sobra po mga tao dito. And we need to get more workers in place to capture the heart of Rads2Riches. Ayan, so wala na po tayong problema sa ating entertainment side kasi sa tulong po ng ating butihing director, si Direk Dave Cecilio is responsible for sharing us here. Marami na rin po tayong artista kasama dito, sila Angelica Jones, Tanya Gomez, marami pa eh, no? So, dadami pa po yan. Mag-create pa tayo ng Young Entrepreneur Circle for the millennials. Tayo naman mga advanced in age, tayo po yung gagawa ng ating Restoring the Father to the Family movement. O si LB, start siya ng, sa mga orphanage niya, meron siya tutulong mga orphanage, di ba? So, yung sabihin, ang dami nating sectors of society that we can influence and affect. Kaya siya exciting. That's why we need more workers on board. Di ba? Yeah. Kasi siyempre kayo, I think si Pastor Wilson, wala pa yata 1 month, di ba? So hindi pa niya alam yung mga nangyari previews. Pero ang dami na nating sectors of society that we are actually involved in already. Si kanina, si isang member natin, si Ate Vivian, mayor na yung audience. 1 week. One week pa lang, di ba? Kaya nakakatuwa eh, di ba? Yung maganda sa atin kasi. One week. Kahapon, one week. Oh, one week kahapon. Congrats. Week sari. Alam ka, maganda sa atin. Lahat tayo nandito, no? We already have the stock knowledge at the very least to build organizations and change people's lives and mentor people. Diba? Meron na tayo yan eh. It's just a matter of duplicating ourselves in many, many more. Diba? To make things more fast. Ayun. So anyway, I'm excited. I'm happy. Diba? Huwag na kayo mag-sipon. The product side, I'm doing everything to expedite everything. Mga services. Marami yung may pinag-usapan. Raj, if I may. Yeah. Okay, pato. Sige po. Nawala tayong signal ni Pastor Wilson. Ayan. O, di ba, pag lumakas signal. May post, sir, Rads. Yes. Sige, Pastor Wilson. Go, Pastor Wilson. Apo, gusto ko lang i-congratulate si Pastor Romy kasi habang nasa ere tayo, may isang exicom kaming kasama ngayon na nagme-message sa akin, gusto nang magbayad. Nung narinig siguro yung testimony ni Pastor Romy. Congrats po, Pastor Congrats. Romy. Congrats, Pastor Romy, Pastor Wilson. Tinignan na po ako. Yeah, tinignan din. Yeah. Congratulations sa team. Nakakatuwa naman, no? Nagpa-fluctuate po. O nga eh. Lalo ganyan talaga. Okay na po, dinig niyo po. Apo. Ayan.
Habang nasa discussion po tayo ngayon, may isa kaming member. Dinig po ako? Yes. Opo. Yes. Hello? Apo. Yeah. Dinig ka, Pastor? Hello? Hindi niya tayo madinig. Moving yata siya eh. Hindi ako masyado marinig. Dinig ka namin, malakas, Pastor. Dinig po ba ako? Oo. Yes po, yes. Dinig na dinig. Oo. Clear. Ayan, nagpa-fluctuate. Dinig po ako? Tayo, guys. Yes po. Yes. Live kasi, it's alive. Dinig. Hindi yata kaya. Hindi kinakaya ng data. Ang tanong niya kung dinig natin siya. Hindi niya tinatanong kung dinig niya tayo. Kaya nga eh. Dinig mo po kami. Dinig po? Nakidinig ka, Pastor. Okay po, dinig po natin siya. Hindi niya tayo dinig. Nawala na po siya. Kinuha na siya ng data. Oh, anyway, naalala ko bigla yung verse. Congratulations po. Diba? He who puts his hand to the plow and looks back is not fit for service in the kingdom of God. Tuloy-tuloy lang. Ayan, no? Habang nag-discuss tayo, may sumasali sa kanila. Diba? I mean, that's a sure sign of, you know, of approval, blessing. God adds no sorrow to his blessings, diba? Sabihin, it's just happening. It's just happening, diba? Nakakatuwa. Same nung anyway, nasa ano po tayo, di ba? Nasa Manila Hotel, may mga kumita ng 1,200 na pairing. So, may anim na nag-join. Pero kumakain ka lang pala sa ano, Manila Hotel, di ba? Oo. Si Coach Rick, tumitiba na naman eh. Correct. Nagde-daily ang lolo mo. Oo, nagde-daily eh. Gusto pala eh. Ang 10-day plan. Yeah. Ayan. So, Pastor Romy, baka meron ko pang gustong i-add. We still have 6 minutes. Anything you want to say? Ayun lang, eh, meron kasi mga nagtitext sa akin eh. Eh, tatagpuin ko mamaya sila dun sa SM para maiwatag ko sa kanila. Paningang message dito sa akin pumasok din, no? Ilan sa mga pinadalan ko ay nanood din interesado, no? Kaya yun lang, no? Sa maliit na panimula, katulad nga ng sinasabi natin, wala namang dumaki na hindi nagsisimula sa maliit. Yes, at sa maliit nating pay-in ay pagkiri tayo titigil ay lalaki rin ito at marami pa yung tutulungan. Kahit po tayo, pwede tayong magtanim doon sa mga taong lalapit at gusto maging interesado at pero walang pampain, pwede nating taniman yun at isang araw ay aani naman tayo. Yes, tama po, Pastor. Yan ay isang biblical principle, no? Kung tayo'y magtatanim, maaari tayo. No? Of course, hindi tayo ay, sa atin naman, ako nung inisip ko to at nang imbitahin yung mga kaibigan, hindi wala sa isip ko yung pagkakitahan, no? Kung di matulungan. Sa panahong ito, kinakailangan talaga po natin na magtulungan. Yes. Wala po, lalo na po sa atin ngayon. Yan po yung ating mga pangangailangan. Of course, sa ating pong panahon, may extreme yan eh. Meron din naman mga taong nagsasamantala, pero meron din naman mga taong gusto namang tumulong, no? At marahil itong Rads2Riches ay ito yung ating advocacy, no?
Kaya siguro sa mga kaibigan natin, kaibigan ko na naabot po ng programang ito, huwag po tayong makatutili, no, na maging bahagi nito. Okay? Mm-hmm. Doon po sa 1,298 natin ay malaki po ang maitutulong yan, hindi lamang po sa ating sarili, kung hindi doon sa natutulungan din po ng programang ito sa feeding program at ang ilan pa na maabot natin para matulungan ang mga kaibigan, kababayan natin na kinakailangan natin tulungan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yeah. Thank you very much, Kuya Romy. Maraming salamat, Pastor Romy. Gusto ko lang i-remind kayong mga tao, no? I mean, the members of our promo. Okay, so we started a promo 2 days ago, November 15, until end of the month. If you complete 10 direct referrals, the entry is now only 1,000 pesos. Okay? So, Pastor Romy, tanong niyo lang po si Pastor Wilson on the mechanics, kasi I know you will be actively sponsoring people into the program. I want to make sure that you get the best leverage, the best deal. Kasi as a company owner, yun lang po aking may papamahagi sa inyo other than the physical support, di ba, the moral support. So ito po, by introducing promos that will make it easier for you to build networks, gusto ko maging aware kayo lagi para you can take advantage of the cheaper entry. Ayan. O Pastor Keno, baka meron ka pang gusto sabihin, Pastor? Dito po, wala po tayong lugi sa negosyong ito dahil ang 1,200, kahit hindi ka man magnegosyo, ang mga services mapapakinabangan mo, bawing-bawi po tayo. Kung gagawin mo pa sa negosyo, ay ako'y naniniwala na yung 1,200 mo pwedeng maging 120,000 pagdating ng panahon. Hindi man agaran, maring magbilang ka ng taon bago mo makuha yan, pero yun ay tuloy-tuloy, it increasing. Kaysa may 1,200 ka, ipinagkait mo sa investment kasi mayroon kang ibang pinaglaanan na hindi naman kumikita. Yung 1,200 mo ay kagaya nung, I think last week, nagpa-survey ako sa Facebook sa mga friend ko, ano mabibili mo sa 1,200? Yes. Yes. Ang karamihan pong sinabi, kalahating sako ng bigas. Bigas. Okay? Opo. Kalahating sako ng bigas sa loob ng isang linggo, dalawang linggo, ubus na yan. Ubus na yung 1,200 mo. Maghahanap ka naman ulit ng 1,200 para ibili ng bigas. Itong 1,200 na investment mo rito, after 2 weeks, pwedeng bawiin mo na yung 1,200 mo, may pambili ka ng bigas. Tuloy-tuloy ka pa rin kikita. Di ba? Kaya wala pong ano, wala pong lugi rito. Okay. O ganun lang kasimple. Punta ka ng grocery, 1,200 mo, ano mabibili mo? Bili ka mantika, bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan. Paglabas mo, 3 days, ubus na yung 1,200. Ditong 1,200 mo, for life. Okay? Panghabang buhay po ito, pwede mo pa ilipat po ito sa iyong mga anak later on. Kasi ito po pwede natin ipamana. Umpisaan po natin through this Rads2Riches na huwag ipamana ang ating mga utang sa ating mga anak. Panahon na napamanahan natin sila nitong negosyong ito. God bless us all. Yes. Ano lang po to, kung nag-pray ka po kagabi na you're looking for an opportunity, this is the great opportunity na hinahanap mo po. So why not join now, being a pioneering, di ba, stage? So ang daming tao, ang dami nang nawalan ng trabaho, pero tayo, meron tayong company na tumutulong po, hindi po sa isang tao, kung hindi sa community. So ang Rads2Riches po ay aiming na lahat po ng households will join para po lahat kumita. So ikaw na gusto mo talagang tumulong, yung may puso ka po talaga ng pagtulong, this is the right time. Kailangan po natin na magsama-sama na para po tayong walisting-ting na magkakagapay po yung ating mga kamay. Magsama-sama po tayo sa pagtulong po sa kapwa natin. Hindi po kailangan mayaman ka muna bago ka tumulong. Right now, this is the best time. So God bless us all po. Coach Roel, bago tayo ano. Yeah, bali yun o. Papatulong lang ako sa ating mga kapatid na mga pastors to pray for me as I campaign our Rads2Riches dito po sa Amerika. Sana po ma'am, tulungan nyo akong ipagdasal yung ating kampanya
para unti-unti po nating ma-touch yung mga puso po ng ating kababayan dito na maging open sila sa kanilang advocacy. Kasi iba, alam niyo po, ibang ihip ng hangin dito eh. Kaya sana po ano, matutunan nilang maintindihan kung ano ang ating hatikain. Yeah. So tulungan niyo po akong magdasal. Yep. For magdasal sure. Pa, for sure, salamat bro. Po, salamat po. Ayan. Pastor Wilson, any last words, Pastor Wilson? Yeah, wala, mahina. Hindi niya talaga tayo naririnig. Pastor Wilson? Wala, hindi tayo madinig. Anyway, again, sa lahat ng viewers on Channel 31 Online, thank you for watching. I hope you were blessed. I hope you will take the initiative to ask us how, di ba? And ano ba yung nangyayari dyan? Ba't kayo sobrang excited, di ba? Please don't hesitate to ask. Okay? Kasi if you don't ask, the answer will always be no. Di ba? Pero you don't know na yun isang ask mo. Ano po, yun lang pinag-uusapan natin kanina. Sige pa. Go po, go. Okay. Go, Pastor Wilson. Tayo talagang hindi niya naririnig. Pag mobile, talaga maraming breakage. Signal, ano po talaga eh. Yan, minessage ko na. Yan, ano? We're so grateful po, no? Nasa company natin. Yun nga, same values. Yung mission po natin. Binig po ba ako? Binig po ako? Yes, Pastor. Sorry. Yeah. Yes po. Yun nga po yung pinag-uusapan natin kanina. Importante lang naman, kagaya ng... Sige po, tuloy Pastor, lang. Pastor, kumot mo kang lang. Hindi niya tayo marinig. Yan. Oh, hindi bale. Habang inaantay natin siya ulit. Pastor Wilson. Wala, nagpupukul siya talaga. Oh, anyway, Direk. Delayed ang transmission. Over. Delayed siya. Delayed ang transmission ko yata sa inyo. That's why we're all here and singing along.
Ano nangyari out na? Hindi ko alam eh. All right. Picture. Ay, ito, man. Dito ba yata, oh?